Boomer na makikilig ngayon, ito po ay para sa inyo. Yung ating pong speaker ngayon ay hindi po basta-basta. Siya po ay sa College of Medicine sa University of the Philippines. Grabe, graduated Doctor of Medicine since 1979. Kaya kung talagang kalidad lang po ng kanyang experience, hindi na po natin yan matatawaran. College of Arts and Sciences Department of Zoology, graduated Bachelor of Science. College of Arts and Sciences Economics Honors Program Ateneo de Manila. Oh, grabe, di ba? Ateneo yan. So, sa sobrang tagal na ng kanyang experience, sa dami na ng kanyang experience, sa mga, na marami na siyang natulungan sa kanyang magiging doktor, dito sa MCOR, marami na rin siyang tinulungan. Isa siya sa talagang pinasasalamatan ng maraming MCOR yan. At itong doktor na to, siya yung doktor na napakadali mo talagang ma-approach. Na parang kadikit-balikat mo lang ba na pag isang pindot mo lang sa cellphone mo, talagang sasagot po siya sa'yo. Ganun ka ba itong doktor na to? Itong doktor na to, napaka-jolly din. Oo, masayang kausap. Hindi siya ganun kaseryoso ang doktor. Talagang pwede mo siyang makamingle. Kumbaga, ayan. So, clinic practices niya, general practice since 1981 up to present nagpa-practice po siya. Kaya hindi po tayo mangangamba na maghingi ng opinion sa doktor na to. And syempre, hindi ko na po papatagalin. Diba? Papakilala ko na po dahil excited naman na tayong lahat na makapagtanong sa kanya after nating matuto about our flagship product. So palakpakan naman po natin ang ating best doctor, one of the best doctor na partner ng ating company, Dr. Erwin Espinosa. Hi, Doc! Hi! Ayan, Doc. It's your turn. So ready na po kaming, nakamute ka po yata, Doc. Nakamute ka po. Ayan, ayos na? Ayan, okay na, Doc. So, okay, it's your turn good. Na po. Ready na kaming matuto mula sa iyo. Mabutit na nadidinig na ako. Apo. Good morning po sa inyong lahat. This afternoon, ang pag-uusapan po natin are the benefits of vitamin C, particularly our 24 alkaline C. Nag-prepare po ako ng konting slides para inyo, no? Para sa inyo. Okay? So ayan po, the benefits of 24 alkaline C. Next slide, please. Ayan. So what are the benefits of 24 alkaline C? Now, pag sinabi kong vitamin C, siyempre 24 alkaline ang ibig ko sabihin, ha? Hindi yung mga ibang klaseng vitamin C dyan na acidic or medyo masakit sa sikmura pag nilululon. Next slide, please. Yan. Vitamin C is an antiviral. It kills all viruses, old or new. Ang ibig ko po sabihin dyan, no, nasubukan na po yan at sigurado po ako it will work even for the old virus like polio. It will work for measles. And believe it or not, it works for Zika virus na wala pang bakuna laban doon. And of course, it works for dengue. Alam naman ninyo, nagkaroon tayo ng problema doon sa dengue, no? Kasi akala nila may bakuna, yung pala wala pa, no? Pero sigurado ako at nasubukan ko na at marami nang gumaling dyan na yung dengue virus kayang-kaya ng 24 alkaline C natin. Okay? At saka yung hepatitis B din. Meron na ako mga napagaling na may hepatitis B, hepatitis C, no? Hepatitis D, at saka hepatitis E. So lahat po ng viruses na yan gumagaling. At saka meron pa mga rare viruses, no? Like cytomegalovirus, no? At saka yung tinatawag na Kissing disease. Yan, yeah, napapagaling din yan. At saka meron pa din. Merong isang virus, yung herpes virus, kayang gumaling yan ng 24 alkaline C.
Next slide, please. Oh, vitamin C is antibacterial and anti-sepsis. Ano ibig po sabihin dyan? Kung meron kayong severe bacterial infection, mas maganda kung yung antibiotic nyo sabayan nyo ng 24 alkaline C. Okay? Yung sepsis naman, that is an infection due to gram-negative bacteria. Yan yung infection na nakukuha na pag ang pasyente na-confine masyadong matagal sa hospital, pwedeng bigyan ng 24 alkaline C yan at gagaling. Kasi minsan kung ano-ano antibiotic na ang ginagamit nila, no? Pero hindi nagtatrabaho. Pero pag nilakipan mo ng 24 alkaline C, siguradong gagaling yan. Number 3, slide 3, next slide please. Oh, vitamin C is an antioxidant. Anong ibig sabihin yan? Throughout the day, no, pagka tayo kumakain, naglalabas po tayo ng tinatawag na oxidants, no, pro-oxidants. Like naglalabas tayo ng mga products of metabolism sa ating katawan. We cannot help that kasi we are burning oxygen. Okay? We're burning up oxygen. We're using up resources that we have taken from our food. At because of that, nagkakaroon tayo ng mga pro-oxidants. Ninoneutralize po yan ng vitamin C. Next slide, please. Vitamin C stimulates collagen production. Ano ibig sabihin yan? Pinapatibay niya ang ating mga ngipin. So yan. Pinapatibay niya ang ating mga buto. No? Yan ang epekto ng 24 alkaline C. Sinubukan ko po yan. Nagkaroon ako ng pasyente na na-car accident. Nagulat yung doktor. Ano? Napagaling ko siya within 2 months. No? Tumibay yung buto niya. Eh yung buto niya ayaw niyang magdikit, ano, kasi nagkaroon siya ng multiple fracture dahil sa kanyang car accident. Yung kotse niya bumalot sa puno. No, bumalot sa puno yung kotse niya. Sa awa ng Diyos, siya ay na-save. Pero nagkadurog-durog yung mga buto niya sa paa at saka sa binti. Pero because of using 24 alkaline C, napagaling ko siya. Next slide, please. Vitamin C stimulates the immune system. Alam na natin yan, ano? Merong mga pasyente dyan na merong mga autoimmune diseases. Napapagaling din natin yan. No? Tsaka yung mga may low immunity. Yan, na-stimulate natin yan. Tsaka yung ano, mga tao na may HIV, yung AIDS, no? HIV-1. By the way, yung AIDS ngayon is one of the fastest rising infections in the Philippines, no? It was projected that when we started in about 1980, we had only 60 cases a year. Now we have 165,000 cases a year, no? At karamihan po dito are through gay sex na lalaki. Pero mahabol na rin po ang mga babae. At saka yung mga tinatawag natin na transgender, yung mga ACDC ba? Yung kanilang sexual preference, no? Okay. Next slide, please. Vitamin C helps to strengthen the bones. Bones, teeth. Yan. Number 7. Next slide, please. Vitamin C helps to repair skin. Kung meron kayong mga pekas-pekas dyan, nagkaroon kayo ng mga problema sa balat, no? Nagkaroon kayo ng sugat na matagal gumaling nasa balat, vitamin C din po ang katapat niyan. Next slide, please. Vitamin C whitens skin. Dito sa atin, ang paborito natin papaputi, gluta.
Pero alam ba ninyo sa ibang bansa ang ginagamit nila vitamin C? Kasama na dyan yung ating 24 alkaline C. Siyempre, pagka sinamahan din natin ng ating 24 alka white, pwede mas lalo kang pupute. Next slide, please. Vitamin C prevents wrinkles, no? Hindi ko alam kung napapansin ninyo, pero si Madam Press, no, walang wrinkles 'yan. Kahit na dito sa tagiliran ng mga mata. At kayo din mapapansin ninyo sa sarili ninyo kung lagi kayong umiinom ng high dose 34 alkaline C, hindi kayo madaling magkaroon ng wrinkles. And that is because of the ability of vitamin C to help produce collagen. Next slide, please. Vitamin C kills cancer cells. Ito, proven na ito ha. Marami na tayo na pagaling na cancer. Ang pinakamadaling cancer na pagalingin ng ating 24 alkaline C ay colon cancer. Of course, may mga cancers na mahirap pagalingin, ano? Gaya ng cervical, gaya ng pancreatic. Pero, napapatagal natin ang buhay nila. Okay? Pag tumagal yung buhay, syempre, mas nagiging madali na tanggapin ng pamilya na yung kanilang minamahal sa buhay ay may cancer. Ang isa sa pinakadramatic na napagaling ko ay isang 56 years old na may pancreatic cancer. Tinaningan na siya ng 3 months lang patay ka na. Napatagal ko pa siya ng 1.5 years. And because of that, dahil marami nga siyang pera, naisaayos niya ang kanyang mga kayamanan at naipamana niya ng tama kung sino tatanggap nito, sino tatanggap noon. Next slide, please. Uy, madoble pala yun. Vitamin C kills cancer cells. Next slide, please. Sorry. Vitamin C neutralizes poisons. No? Anong klaseng poison? Kahit anong klaseng poison, kayang kontrahin ng vitamin C. Kahit yung matatapang pang poison. Naalala ninyo, meron isang celebrity na dikya, no? At na-hospital pa siya. Yung sabi nila, ang gamot daw dun sa pagka ikaw ay nadikya, iihian mo yung parte ng katawan na kinapitan ng dikya at namamaga. Hindi. Kumuha ka ng 24 alkaline C, tapos buksan mo yung capsule, ibudbud mo doon, tapos painumin mo ng high dose 24 alkaline C. Depende kung ilan ang sting, no? Siguro anywhere from 15,000 to 30,000 milligrams of 24 alkaline C a day. At tingnan nyo, gagaling agad yan. Tapos yung mga contact na allergies, yan, nakakaya din yan. Ng 24 alkaline C. Next slide, please. Protects against harmful radiation. Yung mga luma na dito sa mcore.net, kung naalala ninyo, there was a time when I discussed things like cell phone radiation. Kasi yung cell phone radiation, galing yan dun sa microwave, no? Yung microwave na nanggagaling dyan sa mga cell sites. Ha? Tapos, kaya niyan lutuin ang inyong utak. Ngayon, pag umiinom kayo ng high dose 24 alkaline C, you are protected from that, no? Kaya nga, ang isang protection din is gumamit kayo ng headset pagka kayo ay nagsiselfone. Next slide, please. Vitamin C treats heart disease. Kaya nasubukan ko na po yan. No? Meron na akong mga pasyente na dati na-bypass. Tapos nung binigyan ko sila ng 24 alkaline C, hindi na sila nagkaroon ng second bypass. Next slide, please.
Vitamin C prevents and treats heart disease. So hindi lang so treatment, no? Prevention din, prevention. Alalahan ninyo. Mahalaga din ang prevention. Kung lagi kayong uminom ng 24 alkaline C, syempre sabayanin mo ng keto diet, malayo kayo sa sakit sa puso. Okay? Next slide, please. Vitamin C improves mood. Meron silang mga pag-aaral sa mga universidad sa mga ibang bansa at napatunayan nila na yung mga taong umiinom ng high-dose vitamin C ay mas maganda ang mood kaysa doon sa mga iba na hindi umiinom ng vitamin C. Okay? Next slide, please. Okay, there are actually more than 60 benefits. Pero from there, makikita naman ninyo na because, you know, vitamin C participates in over 600 metabolic steps sa ating katawan, no? So kalakip ang vitamin C sa ating general health. At hindi po tayo kayang gumawa ng sarili nating vitamin C. Kaya kailangan natin ng vitamin C na galing sa labas ng ating katawan. At ang isa sa pinakamagandang uri ng vitamin C na ating maiinom ay ang 24 alkaline C. So next slide, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At handa na po akong makapag-diskusyon sa inyo kung ano man ang inyong mga concerns. Mute ka ma, mute. Ayan nga, ayan na Doc. Ayan. Okay. Ayan na, alam niyo Doc yung mga audience natin, like yung mga past, ito yung na-appreciate nila when kapag kayo po yung nagiging speaker. Kasi yung iba medyo, alam niyo na, pag medyo medical term, masyadong mahirap intindihin para sa marami, di po ba? Uh-huh. So ang advantage nung pag yung kayo po yung nag-discuss, parang nakasimple. Simplify siya eh. So, mas madaling intindihin ng mas nakakarami. So, parang nandun na tayo sa tinumbok mo na agad, ano yung mga benefits niya. And doon sa mga sinabi niyo, Doc, iilan sila pero parang napaka-full ano niya. Parang siksik na siksik siya. One word or one phrase lang siya. Pero alam mo na behind that mga sinabi niyo po, eh napakarami pa na benepisyo po noon. Yun yung ano, advantage po nung yung product natin na yan. Parang gaya po nung sinabi niyo nga, nag-a-address siya or nagpa-participate siya sa mas marami pa. Parang without vitamin C, parang we are not, yung health natin talagang wala kapag walang vitamin C. So dapat po tayong mga Emporians na nakakaalam na kung gaano kaganda yung benepisyo ng ating alkaline C. Gaya na sabi ni Doc, talagang it really helps a lot sa ating pangangatawan, sa ating kalusugan. So make sure na tayo po ay hindi nakakalimot mag-vitamin C. Siyempre, sa mga first time viewer po natin, ayan, maaari na po kayong magtanong kay Doc ng inyong mga katanungan. Ayan, marami na tayong eto Doc, meron dito. By the way, sa mga magtatanong po, reminder po tayo ulit ha. Kailangan po kumpleto po yung tatanungin nyo para po pag sumagot si Doc, eh hindi naman po tayo parang nangangapa kung paano po siya magbibigay ng advice o ng dosage na dapat niyang ibigay. So make sure meron po tayong pangalan ng pasyente, gender, male or female, edad, and then yung health condition, kung ano yung concern niya, and then kung anong gamot ang iniinom, kung meron ba, at kung ano yung pinaka-ina-address mo doon sa concern mo. Kasi minsan may tanong pero hindi mo natumbok talaga kung ano ba talaga yung gusto mong tanungin. So make sure tumbukin niyo po kung ano yung pinakatanong niyo po bukod doon sa binigay niyo po yung inyong detalye. Okay, so Doc, maghahanap na po yes. ako ng ating tanong sa ating mga audience. Ayan. Wait, eto Doc, tingnan ko lang. Eto hindi complete pero basahin ko na rin po. Galing po kay Ma'am Ana Bonita. Doc, the leg has been amputated recently. How many doses will you give? Ayan, Doc. Yun lang. So, amputated, yung naputulan po yun, Doc, di ba? Oo. Ilang doses daw po?
Una, malamang diabetic yan. Yes. Okay? Tama, doko po. Una, malamang diabetic yan. At ako'y nanghihinayang kasi alam naman ninyo, meron na tayong mga nasave na mga paa, no? Na hindi na na-amputate. Okay? 24 alkaline C ang pinakamahalagang binigay natin sa kanila besides control of blood glucose or blood sugar. Pagka ganyan, kung na-amputate na, hindi ibig sabihin porket hindi pa na-amputate yung isa, ay hindi rin ito ma-amputate. Meron kasing mga nagiging double amputee, no? Kulang ng dalawang paa o kulang ng dalawang binte. Okay? So, ang sinasabi ko dyan na mag-keto diet, ang isa sa pinaka-importante yung gawin. Ikalawa, always make sure kontrolado ang blood sugar. Kung may mga gamot pang blood sugar, inumin. Okay? Number three, kung may anti-cholesterol na gamot na matapang tanggalin. At ikaapat, uminom ng at least 8,000 to 15,000 milligrams a day ng 24 alkaline C. Yun. Okay, Doc. So, ibig sabihin ko meron po siyang gamot na anti-cholesterol, tatanggalin niya po? Tama po? Oo, kasi yung anti-cholesterol, lalabanan yung pag-re-repair. Yes. Alam ba ninyo, lahat ng cells natin may cholesterol? Dok, bakit matanong ko lang, Dok, bakit nireselta yung anti-cholesterol kung nakakapag-prevent po siya ng pag-repair sa mga diabetic person? Ba't yung ibang doktor? Pwede mo akong tanongin, pero wag akong tatanungin mo dapat. Yeah. Tanungin mo yung nag-reseta. Oo nga, kasi no, ako hindi ako nag-reseta na anti-cholesterol medication. At saka isa yan sa una kong tinatanggal pagka may pasyente ako. Kaya kayo mga diabetic person po, kung gusto niyo po talaga maka-recover sa inyong case of diabetes, lumapit po kayo kay Dr. Erwin kasi isa po siya talagang patunay po na ang diabetes po ay na-address po, natutulungan po nating ma-prevent or mapagaling kasi siya po mismo na-address niya po yun sa kanyang sarili. Kaya that's right. Huwag po kayo magkuli-kuli kay Mr. Kay Dr. Erwin Espinosa kapag kayo po ay diabetic person. Ayan. So eto, Doc. Female, 46 years old. Timbang niya po 43 kilos. Palagi po masakit ang ulo ko at may bukol ako sa dede ko. Acidic at may fatty liver din. Anong M-Core products dapat inumin at ano ang proper dosage? Ayaw daw niya magpa-check up na sa iba, natatakot. Ayan, Doc. Sa'yo na lang nagtitiwala. Hindi pwede yung ganun. Kailan magtiwala ka din sa iba. Kailan malaman ko kung ano yung bukol niya sa dede. Okay? 46 years old na siya. Ngayon, kung benign naman yon, okay lang. Kasi pag nag-menopause siya, malapit na siya mag-menopause, 46 na siya. 46 na doon. Liliit din yan. Okay? Ay, ganun. Pero kung cancer yan, lalaki pa yan. Huwag siyang maghintay na magkaroon ng ano. Kaya kailangan malaman natin kung cancer or non-cancer yung bukol niya. Yung pinakabukol. Ngayon, yung 24 alkaline C, syempre, inoob siya niyan. Simulan muna natin siya sa ano sa 15,000 milligrams a day, 24 alkaline C, no? Pero kailangan magpa-check up siya. Magpa-check up. Okay? Tapos inom na rin siya ng ano ng Restore. Okay, baka meron magnesium, no? Just in case cancer 'yon. Tapos pwede naman siya uminom ng ating Choco, kaya kung mag-member siya, ha? Mas makakatipid siya doon. Pwede na siya mag-glute. Bumili ng gluten. Ha? Gluten. Yes. Diba? Oo, Dok. Tama. Ayos sa segment. O, bakit? Diba? Bakit kailangan niya yung gluten? Yung gluten kasi antioxidant din yan. And it helps recycle vitamin C. Mga good combination talaga sila kung ang concern natin, lalo na kung yung bukol niya may possibility na magiging ano siya. So hoping tayo na hindi sana cancerous yung bukol. Sa nagtanong po, ayan, narinig niyo po yung advice ni Doc. Ano po, take note niyo na lang po. Doc, ito po yung
isang tanong ni Maria Nermi Bing Andrada. Male, 47 years old, stone in Busisaw. Stone in Busisaw, how many vitamins are taken every day? Ano yung stone in Busisaw? Kung kung ano, okay. Baka ano to, lengguahe ng... Ah, stone say, in ano? In Busisaw daw po. Butitaw? Busisaw. Busisaw. Ano ba yan? Ma'am Nermi, pakilinaw po ano po ba yung stone in Busisaw? Ano yung Busisaw? Ano yun? Kidney ba yun sa kanilang lingwahe? Baka kidney po, baka sa, o baka sa lingwahe po nila. O ano, sa gallbladder. Pakisagot na lang po, hindi po masagot ni Doc. Sorry, hindi sorry po. Ano, hindi kasi mahirap po mag-advise si Doc ng, ano, oo. Yes, hindi natin naintindihan yung lingwahe. Tama. Okay. So, antayin po natin do kung sasagot siya. Anyway, ito naman po question ni Ma'am Inday Echalar. 51, baradong ilong for almost 5 months. How much is the dosage? Baradong ilong lang ilong? Daw. Do. For 5 months na daw, Doc. 5 months na? Mm-hmm. O 15,000 milligrams a day, 24 alkaline C. Tapos, kumuha siya ng 24 alkaline C, no? Hmm. Ihalo niya sa distilled water. Water. Tapos, ipasok na yung hiringilla. Ah, walang, okay. Walang, ano, ha? Walang needle. Tapos, ispray niya yung loob ng ilong. Hmm. Morning at saka evening. Maganda kung malamig yung tubig. Malamig po, Doc. Oo. Okay. Pero once lang po, isa sa umaga, isa sa gabi, Doc. Yung kung gusto mo niya mag-spray ng ano, kahit na siguro 3 times a day, 4 times pwede rin. Hindi naman makakasama. Okay. Pero inumin niya din yung 24 alkaline. Oo, bukod doon sa ano, intake pa rin po. Okay, so ayan po, doon sa nagtanong po na barado ang ilong, sabayan niyo daw po na mag-spray sa inyong ilong. Okay, hanap po tayo, Doc, dito ng ano. Ito yata, Doc, sumagot yung tungkol doon sa Busisaw. His also boundary, medyo magulo pa rin yung ano niya. His also boundary in diabetic acting 7. Sorry, ma'am, pero medyo magulo po yung katanungan po ninyo. Pakilinaw po at hindi po yun masasagot nito. English na lang. English na lang, opo, English na lang. Okay, kay ma'am Ethel Junio Sakmar, female, 49 years old, diagnosed with myoma and cyst. They say it's still small. Blood is under monitoring because the hemoglobin is too low. How many 24 alkaline C is it, Doc? Okay, gawin natin 20,000 milligrams a day, 24 alkaline C. Ngayon, yung mababa yung blood, no? Yung hemoglobin. May bleeding yan. Alam mo, dapat pa-operahan na yan kasi yung mga mayomang ganyan, pwedeng dumugo ng dumugo yan, no? Wag na siyang umasa na siya magbubuntis. Okay. Oo. Okay, so suggested po para doon sa tanong mo, Ma'am Ethel, mas better daw po na ma-operahan kasi tingin po ni Doc, bleeding na po yan. Kaya po kakaroon ng pagbaba na hemoglobin. Tama po ba, Doc? Oo, tama. Okay. So, ayan po. Ito naman po yung ating question. Ayan. Wait lang, hanapin ko pa, Doc. Well, parang masyadong lumampas. In the heart, is it bond? Ano bang lengguahe ito ni Madam? Sorry, Ma'am Nermi po, pero yung pong talagang inyo pong tanong ay hindi po talaga makaano. Sabi niya, near to cry, in the heart, is it bad? Ah, okay. Ito na po, Doc. Stone in the noise. Noise? Noise? In the nose. Nose? Baka nose po ito. Ano ba to? Foreigner ba to? Hello, Ma'am Nermi. Paki clear naman po yung inyong tanong para naman po ma-serve namin yung inyong katanungan kasi hindi po talaga maintindihan yung inyong tanong. Baka po stone in the nose, pero kung nose naman yung Doc, stone, sorry po. Naabot naman yun kung nose, stone in the nose.
Kayang-kaya ng mga ENT dukutin niyan at saka ano, pilahin. Opo, yung ano, di ba? Parang ano po yata yun, Toki? Yung parang polyps? Polyps sa ilong? Yung hindi, parang may hindi naman stone yun. Iba naman yun, Dok. Ibig sabihin may talagang meron pong... Oo. So, meron ngayon, talagang stone, ibig sabihin, possible? Baka may pumasok doon, tapos okay. Namatay. Tapos nabalutan na ng kung ano-ano, tapos ng, naging bato. Okay. Ayan, kay Ma'am Nermi, pakiklaro na lang po kung ano, eto po. Sabi po ni Ma'am Ethel, oo nga daw po, yung tinanong niya kanina na may myoma, bleeding na nga daw po. Nag-follow up na, po siya. Na siya. Sorry. Ayan, kung bleeding na daw po, pa-opera na lang daw po kayo kasi mas better suggestion po yun. Pero kung magpa-opera po kayo, may sinuggest naman din si Doc na makakapag-take pa rin kayo ng product habang ano po. Oh yes, tsaka after the operation para mas madaling gumaling yung after. Kanyang operasyon. Yung fast recovery niya po, ano Doc? Yes. Ayan, parang wala silang masyadong tanong Doc ngayon na. Masyado na nilang ano, siguro binubog na sila yung kanilang mga trainer. Opo. Tsaka Doc, ano eh, tsaka nasubukan kasi, na diba, rin siguro nila sa na kanilang yung mga alkaline C. Tsaka sa sarili nila. Proven na ano. Teka lang Doc, baka meron pa po tayo makita dito. Okay. So may mga tanong pa po ba kayo? Si Doc po ay nag-iintay ng mga tanong or very well trained na po tayo sa ating alkaline C. Ito meron. Ito po, galing po kay Ma'am Kezia Yesika. Name Eda Delino, female, 61 years old, health condition GERD. Ang binibigay daw pong medication ay omeprazole. Paano daw po ba nila ma-address ito? Okay, una, itigil yung omeprazole. Hindi makakatulong yan sa GERD. Na? Ang ikalawa, i-elevate yung ulo ng kama. Lagyan ng kalso yung ulunan ng kama. No? Yung paa ng ulunan, lagyan ng kalso ng mga 4 inches. 4 inches. Pataasin yung kama na nakaganon. Okay. So may kalso dito sa ilalim. Bato, libro, kahit ano. Basta pantay yung kaliwat kanan. Okay. Tapos ang ikatlo, no? Tumigil ang pagkain ng high carbohydrate foods. High carb. Tapos ikaapat, uminom siya ng 15,000 milligrams a day, 24 alkaline C. 15,000 milligrams. Mawala yung GERD. Okay. Dami na natin ang pagaling na GERD ha. Not sure, siguro hindi sila. Yung iba may kasabay na ano, Doc? May kasabay silang restore bukod sa alkaline C? Pwede naman sila mag-restore. Pero bawasan nila yung carbs sa kinakain nila. Kasi yung carbohydrates, yan ang nagpo-promote ng hyperacidity. Okay. So number one, tanggalin po ang mga carbohydrates. Ayan. Ito, Doc. From Anna Bonita again, hyperthyroid po na 45 years old female, high blood din at may vertigo at may anxiety. Ako, ang bigat niyan. O, painumin natin siya ng combination ng 24 alka white at saka 24 alkaline C. Painumin siya atin ng mga 20,000 milligrams a day, 24 alkaline C. Tapos painumin din siya ng 2 capsules 4 times a day ng 24 alka white. Okay? Pero yung mga gamot niya for hyperthyroidism, huwag din tatanggalin. At kung kinakailangan siguro mag-undergo siya ng either radiation ng thyroid. Radiation. Oo, dahil para dun sa hyperthyroidism niya. Okay. Kasi ang hyperthyroidism, nakakamatay. Ay, ganun, Doc? Hindi na control yan. Pwede kang mamatay. Mamamatay yung pasyente in thyroid crisis. Oh. Oo. Na ang blood pressure, alam mo, inaabot na blood pressure niyan, 180/0. Ay, ganun, Doc? Oo, yun yung tinatawag na water hammer pulse.
Oo, masyadong malaki yung gap between the systolic at saka yung diastolic blood pressure. Diastolic Paluwag ng nila. paluwag yan. Oo. At epekto Oh. yan ng ano, epekto yan ng over secretion and overactivity of thyroid hormones. Marami namang gamot ngayon na epektibo para sa thyroid, hyperthyroidism. No? Kaya huwag siyang mag-aksaya ng panahon. Magpatingin siya sa isang endocrinologist or magpatingin siya sa isang surgeon. Surgeon. Yes. Okay. Okay, so ayan po, Ma'am Anna, nasagot na po ni Doc yung inyong sagot. So ito naman, Doc, for a child who is 11 years old and hasn't lost cold for 1 year, how many are the shots? Child daw po na 11 years old na... 11 years old? Po 11 years old, gawin natin 20,000 milligrams a day, 24 alkaline C. Tapos mag-prepare sila ng malamig na 24 alkaline C, no? Siguro mga 5 capsules at a time. Ihalo nila sa tubig na malamig. Na malamig. Spray yung ilong. Ilong. Ah. So, once, twice, or 3 times a day. Okay. So ayan, Ma'am Eileen, gawa daw po kayo ng... mix ng tubig na malamig na mayroong 5 capsules ng alkaline C na i-spray po sa ilong po nung inyong sa loob ng kung anak ilong. Niyo po yan. Sa loob po ng ilong po, ha? Kasabay po nung pag-inom po, no? Ang in-advise po ni Doc na milligram po na iinumin. 3 years old, Doc, na autism. Ano po kaya ang pwedeng dosage? Delayed speech child. Ah, okay. Yung autism kasi medyo complex na problema yan, ano. Pero malaki ang naitutulong sa autistic ng ano, ng keto diet. Ah. So kailangan mag-keto diet 'yan. Okay. Tapos yan din ay painumin ng virgin coconut oil. Virgin coconut oil. Tablespoon ha, 1 tablespoon 2 times a day, umaga at gabi. Tapos bigyan natin siya ng mga 8,000 milligrams a day, 24 alkaline C. Yung ano ba, Doc, yung mga autism, sila ba yung parang hindi makontrol? Oo, oh, yung kamukha ng anak may ganong ano. Anak ni Chris Aquino. Naalala mo yung, okay. Ano, yung malaking yung anak yung big niya. Boy? Oo, yung oo, big boy niya. Anak niya kay sinong artista yun. Hindi ko na maalala yung kay Philip po, Doc. O, kay Philip Salvador. Kay Philip. Opo. Oo, ayan. Ay, eto, Doc, kay Maris Gogs. I have here a male, 51 years old. He can stand for long because his 2 feet are getting seared. Eh? Seared. Anong seared? Yung paa daw, S-E-A-R-E-D. Seared. Ah, okay. Oo. Meron yung, ano, siguro diabetic yan. No? Parang namamanhid ganon, Doc, yung paa? Hindi, yung seared parang nasusunog. Ah, nasusunog. Oo, parang nasusunog pero walang apoy. Oo, parang nag-iinit lagi. Oo, yun yung tinatawag na diabetic neuropathy. Kung diabetic yan. Kung hindi kung siya diabetic, kailangan malaman kung... Kailangan malaman muna kung ano pa yung mga ibang dahilan, no? Ibang dahilan. Oh, usually okay. Yan, binibigyan ko yan ng 24 alkaline C, mga 8,000 milligrams a day. 8,000. Tapos keto diet ko. Pero kailangan din niya ng high dose thiamine. Vitamin high dose. B1. Ayan. Okay, Mamares. Para sa case nyo po, doon sa 51 years old nyo na hindi nakakatayo yung sa dalawang paa niya, dagdagan nyo raw po ng vitamin B1 yung pag-inom po ng alkaline C. And para po mas malinaw daw po, since hindi natin sigurado kung diabetic ba yung patient o hindi, pa-check up nyo na rin daw po kasi baka naman may iba pang pinanggagalingan or baka diabetic nga siya. Pero no. Sa ngayon, yun po, yung dosage ng alkaline C natin plus lagdagan nyo daw po ng vitamin B1 po. Ayan. High dose. Case. Opo.
Okay, so eto po kay Ma'am Anna Lu, 37 years old, a female, may lower abdominal solid mass. Uy, lower abdominal solid mass. Solid mass. Hey. Alam mo, kailangan paano siya, pa-x-ray siya. Pa-x-ray. O, pa-x-ray muna siya. Tapos, pero kung may pera sila, maganda, magpaano siya, magpa-CT scan with contrast. CT scan sa, ano? Uh-oh. With contrast. Medyo mahal yun, ano, mga 15,000 pesos. Mm. Kung wala naman silang pera, magpa-plain abdomen lang. Plain abdomen. Para malaman ko ano yung ano, mass. O magpa-ultrasound. Para malaman ko ano yung mass. Kasi hindi ko alam ko ano yun eh. Anong klase? Kasi marami po siyang possibilities. Yes. Although usually, ang benign tumor nagkakaganyan, yung tinatawag na ovarian cyst. Kung ovarian cyst yan, kailangan din yan operahan. Okay, so Miss Calendar Candelario, mas maganda raw po na makapagpa-ultrasound man lang kayo or CT scan or kung kaya nyo yung sinasuggest ni Doc, yung pinaka mas magandang klase ng CT scan ba yun, Doc? CT scan yung isang sinabi niyo. With contrast. Ayun po. Para daw po mas maliwanagan kung ano ba yung kondisyon ng abdominal solid mass. Kasi hindi po pwedeng basta na lang mag ano si Doc mag-diagnose doon sa ano na yon. Kailangan po malinaw po siya. Yun po yung kanya suggestion, magpa-ultrasound or magpa-CT scan po muna tayo. Okay, Eileen Narvarez Samos. Ay, ma'am, I didn't hear much about how many causes my child will take. Ah, Doc, yun daw sa bata na child, 8,000 milligram po, di ba yung binigay po ninyo? Yes. Oo, 8,000 milligram po, Ma'am Eileen, kasabay ang po ng yung spray sa, capsule, sa ilong. Oo. Ah, Doc, sabi po nung Ma'am Anna Lu, yun na daw po yung result ng CT scan. Yung ano, yung solid mass, abdominal solid mass. Yun na daw po yung result ng CT scan. Walang ano. May lower abdominal solid mass. Ibig sabihin doon sa CT scan niya, may solid mass sa lower abdominal. Sa CT scan. Oo. Nangangayayat ba siya? Nangangayayat daw po ba yan, Ma'am Andela Candelario, yung patient? So habang inaantay po natin si Ma'am Candelario. Ma'am Candelario, pakisagot po yung tanong ni Doc kung iyan daw po bang patient ninyo ay nangangayayat na. So para naman po kay Ma'am Jennifer, yung kanya pong tanong para po sa female na 87 years old, 65 kilograms. His practice is on and off when you drink a lot of liquid. This is what happens. He was able to drink last 6. How many 24 alkaline C is the proper dosage for her? Thank you, Doc. Bakit siya uminom ng Lasix? Out of high blood ba? Ma'am Jennifer, high blood daw po ba yan? Bakit umiinom po ng Lasix? Okay, sabi ni Ma'am... Hindi daw po nangangayayat, Doc, yung pinapatanong niyo po kung nangangayayat ba. Hindi daw po. Ah, hindi nangangayayat. Hindi daw po nangangayayat. Pagpatingin siya sa OB, baka ano yan? Baka ovarian cyst. Baka ovarian. So, suggested po kay Ma'am Candelario, pa-check up niyo daw po sa OB para po ma-check kung baka ovarian po yung nakita po na yun na solid. Ovarian cyst. Para po mas maklaro. Okay, para naman Doc, kay Ma'am Girly Aleli Alcos, 83 years old, I had a brain stroke and there was a lump inside the head and he is getting to used to it. How many alkaline should be given? 20,000 milligrams a day, 24 alkaline C.
20,000 milligram ng 24 alkaline C. Ayan, narinig nyo po, Madam Gurley, 20,000 milligram daw po. Okay. Ayan. So far, parang wala nang nag-add on na tanong. So mga Emporians, sa mga viewers po natin, wala na po ba kayong tanong? Nabasa ko na yung mga questions. Ayan, so far wala naman ng bago. Doc, I think okay na sila. Nasagot na natin yung ating mga viewers sa kanilang mga concerns. So maybe... ito lang ang sasabihin ko as my last ayan, words. Ayan, sige po, last word ni Doc. Pag meron pong matinding sakit sa katawan, very severe disease, no? Malaki ang probability na ito ay kayang either ma-cure or matulungan ng 24 alkaline C. Uh-huh. Yan. Dok, matanong kaya, ako na lang. Yes, Dok. Ano yun? Ano tanong mo? Yung nabanggit nyo po kanina, nga pala, doon sa mga virus, di ba po? Oo. Halos lahat ng mga first ano nyo po is about viruses, any viruses, yes. Talagang it can help. Pag mga ganong cases po na mga viruses, Doc, ano nga po yung pinaka-proper dosage po natin? Mga general na po, once viruses. Depende po. Although these okay. past few days, marami akong binibigyan ng advice sa dengue, ha? Dengue, 30,000 milligrams a day for adults. Pero pagka kasi mga bata, depende sa age kung ilan ang binibigay ko. Ah, okay. Sa adult, 30,000. Minimum yun, Doc. Okay. Pero sa kids, depende sa age. Yes. At saka yung Zika, ha? Dapat talaga bigyan yan. Kasi kung hindi mabigyan ng vitamin C yung nanay, lalabas yung baby, maliit ang ulo. Yes. Okay. Kaya lang, sayang naman kasi kaya ng 24. Kaya ng vitamin C natin. Kaya. No doubt. Okay. So sabi ni Ma'am Ana Lu, thank you daw Doc sa pag-respond po. At saka sa nga pala yung questions. Ano, no? Foot and mouth disease ng mga bata. Kaya din yan ng 24 alkaline C. Ilan dosage doon, Doc, pagka ganun? Sa mga depende kids. Sa edad. Depende sa timbang. Okay. Yeah. Okay, Doc. So far, so good na tayo. Nagpapasalamat na sila. Meron nang habol. Leprosy. Kaso lang, leprosy lang po. Leprosy daw, Doc. Leprosy. Okay. Mm-hmm. Una, huwag ititigil yung pag-inom ng Dapsone. No, yun yung gamot sa leprosy eh. Tapos, usually ang binibigay ko dyan, ano, 16 capsules 4 times a day. 16 AC 4 times a day? Oo. Okay. Okay, para po sa leprosy, 16 capsules 4 times a day. Ayamin, humabol pa po. Siguro mahina yung net. Female, last na siguro natin to, Doc. Female, 35 years old, kidney problem, protein in urine, 15,000. Ano daw po ang inumin? Ano yung sinabi mo sa urine? Mayroon daw pong protein, 15,000. May protein sa urine. Hmm. 15,000? Yes, me. Doc. Nakalagay 15,000. Malamang yan, diabetic nephropathy. Oh. Oh, yes. Must control blood sugar, number one. Must control go keto diet, number two. Keto diet. Must take 15,000 milligrams a day, 24 alkaline C, number three. Okay? Okay. And number four, must control diabetes. So, ayan, Ma'am Lanila Miyagawa, control your diabetes. Apo,
15,000 milligram ang inyong alkaline C. Keto diet, syempre. Ayan po ang advice ni Doc. Nagulat si Doc sa 15,000 protein in urine mo po. Oo. Dami nun. Oo, ano siya? Mamamaga siya nun. Mag-ano siya? Magmamanas. Yung mamamanas? Oo. Oo, yun yung pwedeng cause nun. Yung manas nagsisimula sa paa. Tapos paakyat ng paakyat. Oh, yes. Ang paakyat. Yeah. Parang nakakita nga ako ng ganun, Doc. Yung parang ang taba-taba ng paa tapos parang malambot sila. Yes. Hindi naman ano. Oh, pagka kasi hindi natin naayos yan, na magda-dialysis yan. Ayan. Ma'am Lanila, agapan nyo na daw po kasi may tendency daw po kayong ma-dialysis kapag hindi po yan naagapan. Ayan. Okay, Doc. So far, so good. Maraming salamat, Doc. Dahil sa araw na to, talaga naman punong-puno na naman kami ng natutunan mula sa iyo sa benepisyo ng ating alkaline C. Ayan, manas. Tumasagot pa. Manas nga daw po, Doc. Manas. Oh, manas nga. See? Mm-mm. Eating edema, tama, ang tawag po, dyan. Pag pinindot mo, ang hirap bumalik ng laman. Pindot mong ganyan. Opo, yung lumulubog na. Oo, lulubog. Yes, Doc. Sa dalawang paa yan. Kailangan magpatingin okay, na sa sila ating sa mga nephrologist. Baka kailangan na sila magpa-dialysis. Kidney specialist. Sabi na, Doc, ina-advise daw po ng ano, ng kidney biopsy. Ah, kidney biopsy. Mm-mm. Pero kung IgA nephropathy ang dahilan niyan, meron na tayong napagaling na ganyan, ha? Ayan. Kung IgA na yop, ne, ano yun, Doc? Nephropathy. Nephropathy. Na-address meron na daw po yan ng aming na ano. May testimonial okay na lumabas na ganun. Ayan. So, subukan nyo po na uminom na ating 24 alkaline C at syempre yung inyong keto diet and balance ng inyong diabetes para po maagapan po na hindi kayo po ma-dialysis. Ayan. Okay. So far, so good na talaga tayo, Doc. Maraming salamat ulit sa iyong walang sawang pagtuturo sa amin about 24 Alkaline C and other products of MCOR. At syempre sa paggabay sa amin ng tamang pag-inom ng ating mga products at yung ating mga health concerns ng ating mga viewers. Ayan, lagi po na-address sa ating biggest event every Saturday. Tatulong po ninyo, Doc. Maraming salamat po, Doc. Patuloy tayo, mga M4ians, na huwag kalimutan na i-take yung ating mga products, especially yung ating 24 Alkaline C. Dahil dito sa M4, we improve lives. Yeah. Thank you, Doc. Okay. Bye, M4ians. Okay. Improve lives.